Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Tamaraw Vision Network, ako pa si Mel Francisco para sa TVNet Newsline. Ika-25 sa buwan ng Nobyembre, taong 2019. Sa ulo ng ating mga balita. Samansaring bayolasyon sa mga batas pangkalsada, huli sa one-time big-time operation ng LTO, HPG at LTFRB. CHSD nagbabala hinggil sa masamang epekto ng pag-inom ng mga antibiotics na walang reseta ng doktor. At free spay and neuter sa mga lagang hayop, magkatuwang na isinasagawa ngayon ng provincial at city veterinary offices. At sa detalye ng ating mga balita, ubos si Pon Hikatrang kaso, ilan lamang ito sa mga sakit na kadalasang tumatama sa mga bata, matanda at sa mga mahinang resistensya lalo na ngayong panahon ng taglamig. Ayon kay City Health and Sanitation Department Rural Health Physician Dr. Shola de Ocampo, ito ang kalimitang sakit ngayon kung saan kadalasan naman ay viral o mula sa mga virus na kumakalat sa hangin at madaling makahawa. Dahil maaaring mula sa bacteria o virus ang trangkasong mararamdaman, importante magpa-check up muna bago uminom ng gamot. Kadalasan anya ang trangkaso na mula sa mga virus o viral flu ay kusang gumagaling matapos ang 3 araw at ang bacterial flu naman ay kadalasang nagtatagal sa katawan ng may sakit. Ansin ko lately, marami akong kaso ng hika. Tapos sa ubo naman at saka sipon, lagnat, usually nga yung tinatawag nating flu. Pero kadalasan yung flu, viral siya. Ibig sabihin, virus. Nakukuha siya sa virus. Ang virus po ay hindi na antibiotic. Ano? Kasi yung mga tao, basta may ubo, may sipon, yan. Tapos medyo naglalagnat-lagnat, natataranta sila, lalo na yung mga mami. So, binibigyan agad nila na antibiotic yung mga bata. So, iba po yun. Inuulit ko po, kapag viral flu, yun po ay hindi na antibiotic. At saka po, huwag masyadong matataranta. Kasi kapag ang ubo naman less than 3 days, usually binibigyan naman natin ng pagkakataon yung ating katawan na labanan yung infection. So, yung resistensya natin na tinatawag. So, kung malakas naman yung resistensya mo, malalabanan mo yung virus. Kung sakali naman, bakterya, kaya mo din labanan. Ang pagkakaiba nga pala ng bakterya sa virus, bakterya, yon ang ina-antibiotics kung sakaling hindi kayanin ng katawan mo, kung hindi niya kayang labanan. Yung virus, wala talaga doon gamot. I mean, hindi siya ina-antibiotics. Meron tayong mga antiviral, pero hindi siya kapareho ng antibiotics. Kasi ang antibiotics talagang pinapatay niya yung bakterya. Yung antiviral, kinokontrol lang niya yung pagdami ng virus. Dahil dalawak na rin ang mga nagsa-self-medicate o umiinom ng gamot nang walang prescription ng doktor. Paalala ni Dr. De Ocampo, may masamang epekto ang pagsa-self-medicate kung saan maaarihan yung magkaroon ng antibiotic resistance sa mga bakterya sa katawan at hindi na tumalab ang mga ordinaryong antibiotic na inirereseta sa mga pasyente. Kapag mali ang inom ng gamot, or kung sakali man na tama yung gamot, kaya kunwari amoxicillin, natsyempuhan naman talaga nga na may pneumonia, ang kaso nga lang hindi nareseta ng doktor, so hindi alam ni pasyente kung paano iinumin. Minsan yan, isa ngayon, isa bukas, isa araw wala, pag medyo masakit pa din, may problema pa rin, isa pa uli. So mali po yun. So pag hindi tama yung akto ng gamot, hindi napapatay yung bakterya. So medyo nakikilala lang siya ng bakterya for a while, medyo hihina, pero hindi siya mamamatay. At next time na ma-encounter niya ulit yung gamot, kunwari si amoxicillin, kilala niya na, kaya niya ng labanan. So, hindi na gagana sa kanya yung gamot. Ang nagiging problema po natin dyan, kailangan mo ng mas malakas next time na gamot. Mas malakas, mas mahal, o masakit sa bulsa. At the same time, syempre, kapag taas ng pagtaas, paglakas ng gamot, syempre, hindi rin yan gusto ng ating kidney at saka ng liver. Although, syempre, kaya naman. Pero kung para-parate na i-antibiotics ka, magkakaproblema tayo sa kidney at saka liver, mahihirapan. Sa uli upang maiwasan naman ang mga sakit ngayong taglamig, muli pinapaalala ni Dr. De Ocampo ang wastong lifestyle
at pagkonsulta sa doktor kung ang sakit ay tumagal na ng 3 araw. Hindi rin niya ipinagbabawal ang pag-inom ng mga over-the-counter drugs tulad ng paracetamol kung nakararamdam ng lagnat at masakit na pangangatawan. Ang tanging iwasan lamang ay pag-inom ng iba't ibang antibiotics, lalo na kung walang reseta mula sa doktor. Samantala, para sa patuloy na pagpapalakas ng awareness upang maiwasan ang pagdami ng kaso ng pneumonia, lalo na sa mga bata edad 11 months old pababa, nagsagawa ng advocacy campaign ng DOH at Calapan City Health and Sanitation Department na libreng bakuna kontra pneumonia. Nilahukan ang naturang seminar ng mga may 200 partisipante ng mga barangay health workers, mga kuwanin ng city government, kabataan at iba't iba pang stakeholders. Samantala, naging resource speaker si na Dr. Grisaria Ramirez, isang pediatrician na nagbigay ng kaalaman hinggil sa pneumonia na tumatama ngayon sa mga kabataan at wastong pamamaraan sa pag-aalaga sa mga may sakit nito. Tinalakay rin ni Attorney Heidi Soria ang ilan sa mga legal na usapin patungkol naman sa pagbabakuna na nagsilbing dagdag kaalaman sa mga nagsidalo. Samantala, ayon kay Calapan CHSD Rural Health Physician Dr. Teresita Bolor, patuloy ang kanilang tanggapan sa pagbibigay ng libreng 3 turok ng naturang bakuna para sa mga bata edad 11 months pababa. Dahil pasok ang pneumonia sa top 10 na leading cause ng mga sakit sa pangkalahatan, iba yung pag-iingat at pag-aalaga pa rin ang kanyang mensahe sa bawat magulang. Makatutulong rin ang pagkakaroon ng malinis na paligid, paghuhugas ng kamay upang maiwasan ang pagkalat at paghawa ng mga virus at sakit at ang regular na check-up ng mga bata. Samantala, sa ibang balita, libreng kapon at ligate para sa mga lagang hayop. Ito ang sinasagawa ngayon sa Bulwagang Panlalawigan sa pangangasiwa ng Provincial Veterinary Office, Katawangan City Veterinary Office at ang Marinduque Provincial Veterinary Office. Ang naturang libreng serbisyo ay magtatagal ng 3 araw hanggang November 27. Pagkatapos, sa lungsod ng Calapan ay agad namang magtutungo ang mga ito sa bayan ng Puerto Galera para sa kahalintulad na aktibidad. Unang araw pa lamang ay mahigit sa 70 mga alagang hayop tulad ng aso at pusa ang dinala dito para ipakapon at ipaligate. Naniniwala ang mga pet owners na mabisang pamamaraan ito upang mapangalagaan nila ng maayos ang kanilang mga alagang hayop. Ganun rin ang pamakatulong sa kampanya kontra rabies. Ayon kay Dr. Alfredo Manlikmot, Provincial Veterinarian 4, ang free spay and neuter ang isinasagawa nila upang maisakatuparan ang malaon ng mithiin na maging rabies-free province ang Oriental Mindoro. Tulad sa lalawigan ng Marinduque na isa na ngayong rabies-free, batidaan nila na mahirap itong isakatuparan. Subalit sa tulong na rin ng mga responsableng pet owners at sa pagpapalakas ng kaalaman ng mga tao, ay naniniwala siyang makakamit rin ito ng Oriental Mindoro. Magagawa din ito ng Provincial Veterinary Office along with the yung cooperation of all stakeholders, no? Siguro by before the administration ends. It's ang inaano namin, this is a legacy worth leaving, no? So kaya kasi dito sa ating probinsya meron pong napabalita na 3 tao na supposedly yung pinaghihinalaan or mga suspect human rabies cases dito sa ating probinsya. Tapos sa hayop naman po, meron tayong 11 confirmed animal rabies case. So itong spay and neuter, no, isa po ito sa mga paraan para makontrol natin yung pagdami ng aso at pusa sa ating lugar, no? Tapos ito nga ay para ma-enhance yung kanilang responsible pet ownership, no? Practices. Patuloy naman ang paghihikayat ng Provincial at City Veterinary Office sa lahat ng pet owners na magtungo sa Bulwagang Panlalawigan para sa libreng kapon at ligate. Sa ganitong paraan ay sama-sama nilang kumikilos
ang pamahalaan at mamamayan sa mitiing maging rabies-free ang lalawigan ng Oriental Mindoro. At na ba yan? Ano yung bawang mga balita sa aming pong pagbabalik? This feeling, it's so so cool. I'm just here chilling. There's no place I'd rather be. I know this feeling, I feel it too. Like I just wanna jump up, dance and sing with you. You know it's right when it feels this good, and you don't want it to end. Let's get moving, let's get dancing. No more waiting. Let's get the show on. Come on. Can't get any better than this moment right now. It's cool, it's fresh, I know. Oh, it's wonderful. And all it takes is you and me. Just right here at home. Oh, cause the best place in the world is still with you. I know. Right here with you. Wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Wind-Free Air Conditioner. Extreme premium quality, best price. Available na. Extreme cool, panalo sa lamig, panalo sa tipid. Available na. Sa ating police report, arestado ang mag-live-in partner sa barangay Wawa Bayan ng Pinamalayan matapos mahulihan ng tatlong plastic sachets ng hinihinalang shabu sa isinagawang search warrant ng Pinamalayan Municipal Police Station sa kanilang tahanan na 24 ng Nobyembre. Sa ulat ng Oriental Mindoro Police Provincial Office, nakita sa tinitirahan ng mga ito ang sachets ng mga hinihinalang shabu at dahil dito, nahaharap sila sa kaso ng paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala ng nasabi pa ring araw, arestado rin ang dalawang magsasaka sa Barangay Conrason Bansud matapos namang maaktuhan sa isang pat session ng mga tauhan ng Bansud MPS kasama ang Provincial Intelligence Branch ng Ormin PPO. Ayon sa Ormin PPO, nakatanggap ng ulat ang Bansud MPS single sa nagaganap na pat session sa sitio Quiapo sa naturang barangay
kung saan nahuli nila sa akto ang mga suspect. Na-recover sa lugar ang 12 piraso ng plastic sachets na naglalaman ng hinihinalang shabu, siyam na drug paraphernalia, isang kalibre 45 baril, magazine at limang bala. Nahaharap sa kaso ng paglabag sa RA 9165 at 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang mga suspect. Samantala, bumisita sa Police Regional Office Mimaropa si Police Brigadier General Edwin Roque, Hepe ng Directorate for Logistics ng Philippine National Police, na siyang panauhing pandangal sa regular Monday flag raising ceremony ng Pro Mimaropa. Ganun din sa closing ceremony ng Regional Basic Logistics Course dito a 25 na Nobyembre. Mainit siyang sinalubong ng mga opisyalas at kapulisan ng rehiyon sa pangunan ni Police Brigadier General Nisario Obaob, Acting Regional Director. Sa kanyang mensahe, binahagi ni Police Brigadier General Roque ang kahalagahan ng logistics sa PNP organization. Many changes that has happened in the regional headquarters of PROPOL-D. I therefore would like to congratulate the Regional Director as well as the officers men of PROPOL-D for a job well done. Palakpakan po natin ang mga sarili. My experiences here in PROPOL-D made me aware of the significance of logistics both in operations and administrative works. As the great Chinese general by the name of Sun Chu once said, the line between disorder and order lies in logistics. Logistics has been a crucial part in winning or losing a battle. Pinangunahan rin niya ang paggawad ng medalya ng kasanayan sa mga tauhan ng Regional Logistics and Research Development Division ng Pro Mimaropa na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Christopher Abesha, kasama ang 3 pulis at 1 non-uniform personnel dahil sa matagumpay nilang pangasiwa sa 18 araw na Regional Basic Logistics Course. Kasunod ng seremonya, ang opisyal naman ang pagtatapos ng RBLC kung saan 50 kapulisan mula sa iba't ibang istasyon na tanggap ang sakop ng Pro Mimaropa ang maluwalhati nakatapos ng nasabing kurso. This marks another milestone in the history of this police regional office as the PNP moves forward with the transformation program, where one of its purposes is to upgrade the level of logistical capability and knowledge of each police personnel. The need for this specialization course is imperative to attain the PNP's goal to have effective logistics personnel with appropriate competencies to support actual job requirements in logistical offices. To you, the graduates, you are here today because you decided to become better versions of yourselves. And I would like to congratulate you for that. Nagsimula ang training a 24 na Oktubre kung saan kabilang sa mga itinuro ang procurement planning, paglalaan ng pondo o budget at iba pang kaugnay ng polisiya, disposal management, infrastructure and real estate management, paggawa ng inventory report at marami pang iba. Developing them will have a direct impact on the success of our organization. Stated otherwise, our personnel are the links that can make or break the chain of our organization. If the links are weak, then the chain also becomes weak. However, if the links are strong, then the chain necessarily becomes strong. Your class tackled and heard on 6 modules ranging from planning, procurement, warehousing, inventory, your favorite subject, maintenance and disposal, as well as infrastructure and real estate management. I'm sure that you had a nosebleed trying to absorb everything that were being taught to you. All of you have to go through this rigorous course to become competent and reliable members of the logistics family. Nagpapasalamat naman ang mga nagsipagtapos sa pagdalo ni Police Brigadier General Roque sa kanilang closing ceremony at sa suporta ng Pro Mimaropa sa aktibidad. Tiniyak naman nilang gagamitin ang lahat ng kanilang natutunan at ibabahagi ito sa iba tungo sa epesyenteng pangangasiwa ng resources ng kani-kanilang tanggapan. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putulin na! Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan?
Iniwas ka na sa gulo at skandalo. Huwag maging kabit. Pagpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Ay sa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiansa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Sa pagkapatuloy natin mga balita, huli ang mga pasaway na drivers at motorista sa one-time big-time operation ng LTO, HPG at LTFRB kung saan sa Oriental Mindoro, particular sa Calapan City, pumuesto sa kanto ng Santa Isabel ang mga operatiba ng LTO Mimaropa na pinangungunahan ni Regional Director Hilarion Ulep or HPO-4B sa paumuno ni Regional Chief Police Lieutenant Colonel Erwin Rebellion at mga tauhan ng LTFRB. Huli ang mga may pasong lisensya, mga overloading, walang dalang ORCR ng sasakyan, may angkas ng mga bata at mayroon pang napara na wala talagang lisensya, hindi pa rehistrado ang tricycle na dala at nasa unahan pa ng motor ang anak na kasama niya, kaya naman patong-patong ang bayolasyong ipinataw dito. Impounded pa ang dalang tricycle. Isang konduktor naman na napagsabihan ni LTO Mimaropa RD Hilarion Ulep dahil anya sa hindi maayos na pakikipag-usap nito matapos mapara. Kasama kasi sa mga sinisita ang mga jeep na may konduktor at hinahanapan ng lisensya ang mga ito. Isang ano ngayon ay ang parang idrodraw mo yung national awareness na sabay-sabay. Lahat ng probinsya. Kasi alam mo kagaya sa 4B, say 70 ang tao ko, tama ba? 71. E paano mong i-distribute yung patrol car? May patrol car kami sa Palawan. Pag lumabas, wala nang nagre-rehistro, tama? Yung ano, pero naintindihan nila yon. Sa amin kasi maliit, pero nanguhuli rin kami. Eh ang problema, yung gagaling din yung hinuhuli mo pag wala nang tao eh, sa kalalabas. But this national big time is an effort just to demonstrate na pwede. Nasanay silang 8 to 5. May instruction ako ngayon, biglang umaga, biglang hapon. Eh alam mo, nasanay din. Ang gagaling talaga eh. Pag nakita nila, wala yung patrol car eh. Ayon kay RD Ulep, ang one-time big time ay isang operasyon kung saan sabay-sabay nagigisingin ang kamalayan ng mga motorista sa buong bansa at ipapaalala sa mga ito ang mga batas at polisiyang pangkalsada sa pamamagitan ng sabayang panguhuli at pagbibigay ng tiket sa mga pasaway. Babala pa nito, binago nila ang oras ng panguhuli kaya naman hindi lamang sa one-time big time natatapos ang pagdidisiplina sa mga motorista. Sa huli, anya pa, bahagi rin ang layunin ng one-time big-time operation ang palakasin ng kampanya hinggil sa pag-iingat sa kalsada upang makaiwas sa aksidente. Sa ibang balita, mula sa bayanihan federalism na karaang taon, bala ngayon constitutional reform ngayon o CORE kung tawagin ng Department of Interior and Local Government na siyang binigyan ng mandato na magpalawak ng kaalaman kaugnay sa isinusulong na federalismo. Pamamaraan ng nabanggit na ahensya ang paglulunsad ng roadshow sa iba't ibang lalawigan, kasabay ang town hall meeting at media briefing. Ayon kay Aldafar Iribahani, Project Development Officer ng DILG Central Office, batay sa ebalwasyon na isinagawa nila sa isinagawang bayanihan federalism, naramdaman nila ang takot at pagdadalawang isip ng taong bayan sa isyu ng federalismo. Nang ibabaw dito ang pag-aakalang papalitan na ang 1987 Constitution o isa itong hakbang para sa charter change. Kaya naman, sa bagong mukha ng kanilang ibinigay sa pamamagitan ng Balangayan CORE o Constitutional Reform, maingat nilang ipinapaunawa sa publiko na sa pagsusulong ng federalismo ay may ilan pang mga probisyon sa konstitusyon ang babaguhin upang umangkop sa kasalukuyang panahon at pangangailangan ng mga Pilipino. Sa sentro ito anya sa pagpapalakas ng mga rehiyon at hindi sa nasyonal na pamahalaan lamang nakasentro ang lakas ng pananalapi at kapangyarihan. Wala pa ako sa DILG. I mean, wala pa ako sa unit.
But ito po yung napag-aralan namin. In correlative po, ma'am, tuon sa dati na tinataguyod ng DILG is that ang totoo po, it elevates fear. Nag-produce po siya ng takot, hindi po sa lahat sa iba. Well, that fear po is came from misunderstanding. Yung misunderstanding, misconception, na kapag sinabi na mababanggit yung programa na yun, especially kasama po ang namin ngayon, ang anchor, ang nakikita po nila ito. Una, charter change. Pangalawa, ang nakikita po nila, federalism. Total, maraming klase po ang federalism. Pero ang nakikita po nila yung tinatawag na exact federalism, total federalism. At ito po ang pinaka-worst part na napag-aralan, yung fear, galing saan. Na meron na naman isang tao na ayaw umalis sa pwesto at gusto niya nang mamalaki at ayaw niya nang palitan sa pagiging pangulo. So what happened po last year and now, produce fear, hindi po dahil sa takot, yung ano ang totoo, pero yung takot because of misconception, yung tinatawag na fake news. Now, wala pong pagkakaiba yung activity na meron last year pati ngayon, core. Ang meron po tayo ngayon is constitutional reform, core. Sinasabi na may tatlong paraan para maisakatuparan ng pagbabago ng konstitusyon. Ang una rito ay sa pamamagitan ng Constituent Assembly o CONAS, kung saan nangangailangan ng 3/4 na boto mula sa Kongreso. Ang pangalawa ay ang Constitutional Convention o CONCON, kung saan boboto ang mga Pilipino ng mga kinatawan mula sa bawat distrito para pag-aralan at magsumite ng panukalang konstitusyon. At ang pangatlo ay ang People's Initiative. Ang titulong core balangayan na ginagamit ngayon sa mga roadshow ng DILG ay nagmula naman sa Mimaropa sa pamamagitan ni Mimaropa DILG Regional Project Officer Armando Golifardo Jr. na ang ibig sabihin ay sasakyang pandagat o bangka na gamit ng mga sinaunang Filipino na kaya maglula ng maraming tao. Sa kasalukuyan ay nasa pagkapataas ang kamalayan at kaalaman kaugnay sa federalismo ang core balangayan na umaasang sa pamamagitan nito. Alinmang proseso ang mapili sa pagsusulong ng federalismo ay magiging kabalikat nito ang sambayan ng Pilipino. Iba pa mga balita sa amin pong pagbabalik. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Patuloy ang pagsuporta ng pamahalang lungsod ng Calapan sa 18-day campaign to end violence against women na may temang Vow Free Community Starts With Me. Kaugnay nito, sumailalim sa training ang mga SK chairman sa bawat barangay sa lungsod ng Calapan upang talakayin ang kampanya kontra Vow. Nagsilbing speaker sa nasabing aktibidad si Nagad Focal Person Nana Teronimo at City Population Officer Dr. Mayet Bulor na nagbahagi ng mga naging kaso ng pang-aabuso sa kababaihan, ganun din sa mga bata. Ayon kay God Focal Person Heronimo, base sa tala noong 2018, mataas ang bilang ng rape cases sa lungsod at physical abuse sa mga kababaihan. Samantala ay piniliwanag rin ni City Population Officer Bulor ang mga isinasagawang programa ng pamahalaang lungsod ukol sa teenage pregnancy. Aniya, patuloy ang kanilang school-based campaign para maiwasan ang pagtaas ng bilang nito. Sa huli, hinihikayat naman ni Nagad Focal Person Heronimo at City Population Officer Dr. Bulor ang mga SK chairman na makiisa sa kampanya kontra Vowsy bilang isang youth advocate para labanan ito at magbigay ng sapat na impormasyon tungkol sa mga batas na nagpoprotekta sa mga kababaihan at mga bata. Tiniyak naman ng mga SK chairman sa pamuno ni SK Calapan Federation President Noel Sirojano na buo ang kanilang suporta sa naturang kampanya. Ang 18-day campaign to end VAW ay sinasagawa bawat taon tuwing November 25 hanggang December 12 upang itaas ang kamalayan ng lahat sa pampublikong isyu ng bansa na VAWSY. Sinusuportahan nito ang layunin ng Philippine government na protektahan ang mga karapatang pantao ng kababaihan at ang commitment nito na matugunan ang lahat ng anyo ng karahasan
batay sa kasarian. Sa ibang balita, nagsilbing Family Day ang pagdiriwang ng National Children's Month sa bayan ng Bako, 22 sa Nobyembre, na dinaluhan ng mga mag-aaral ng Early Childhood Care and Development Center, mga magulang, katuwang ng mga ahensya sa pagtataguyod ng karapatan ng mga bata. Iba't iba aktibidad ang inilaan ng Bako Municipal Social Welfare and Development Office para maging masaya ang selebrasyon na sinimulan sa programa kung saan tinalakay ang tema ng pagdiriwang. Sinundan ito ng pagsasanay ng mga magulang ng mga bata na dumalo at tinalakay ang pagtibay sa kanilang relasyon bilang mag-asawa, ganun din ang gender-sensitive marriage. Sa pangunguna naman ng Federation Officers ng Children's Representatives sa Barangay Council for the Protection of Children at ilang mga aktibong sangguniang kabataan chairperson. Masigla at masaya rin ang mga bata maging mga magulang sa mga inihandang parlor games sa mga ito. Labis ang tuwa ng mga bata sa pagtatampisaw sa tubig at halos mapuno naman ang venue sa isinagawang Family Day. Samantala, nagpapasalamat ang MSWD Office sa pamalambay ng Bako sa patuloy na suporta sa kanilang mga programa, katuwang iba't ibang tanggapan sa paglikha ng isang child-friendly municipality. Samantala, happy 48th birthday to Tatay Zandro Montero. At marin nyo rin po kaming mapanood sa YouTube, type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at ilike rin po ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan mga balita na kalap ng news and staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyo iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Mel Francisco. Maraming po salamat sa inyong pagsubaybay.